Hello mga ka-family, I'm back. And today, I will be preparing yung food ng ating sis. Dahil, matamlay siya, ayaw niya kumain na. Pero, ang ginawa ko is, nag-boil ako ng atay ng manok. Sinamahan ko ng... carrots. Ay! Ito. Sinamahan ko siya ng carrots. Ayun. Tapos, linagyan ko konti yung kanilang mangkok. I-chat-chat natin yung carrot. Tignan niya, guys, yun. Nilalagnat na siya. Noong una, nilagnat yung isang aso. Ngayon, magaling na siya. Itong sisip naman ngayon. Dahil ata sa mabago-bagong panahon. Yung isa kasi, okay lang na dog-dog-dog lang sa kanya. Kasi malakas naman siya. Ito kasi yung sisipipay. Pangatlong araw ng ato nang nilalagnat. Yung kahapon, pakunti-kunti lang yung pagkain. Okay, yeah. Ano yung nakikita ko, ha? Tap na natin yung leader para lahat sila makakain. Ay talagang kumain yung chip ng dog food. Pagka sinalo mo yung pagkain mo din sa dog food niya, hindi niya gagalaw yun. Sabuan mo sana, pagpipigil mo yung ulam niya. Awa ka ba? Nagpakasakit sila. Kasi ngayon, maulan. Bukas, maaraw. Dami na siguro. Kaya hirap din mag-adapt yung kanilang katawan. Ano gusto mo, dali ba? Ano yun? Nagay ka na, ha? Eh? Itong liver, wala akong nilagay na liver dito. Nag-boil lang ako ng tubig. Walang kung ano-ano. Yung carrots lang pala. Sinabay ko yung pag-boil ng carrots dito sa liver. Para yung carrots ay maglasang liver! Ay, ma. At saka, ang ginawa ko pala sa kanya kanina, pinag-aalala yung aking nanay at pag itatayo daw siya, nag-lupasay siya. Kaya kaninang dumating ako, kinag-compress ko agad siya. Kumuha ko ng dalawang ice cream, nilagay ko sa may bimpo. Tapos, nilagay ko sa po dito sa mga punya. Saan kang gabi naman yun? Yung carrot chop lang siya. Sinabay ko lang siya sa pagkakalit ng ating ato. Yun yun, kumakain siya. Kasi puro tubig lang talaga siya. Kaya yung taste niya din. Ano yung cooks niya kanina, mga pure basa? Parang? Hindi kumakain eh. Puro inom. Puro inom kasi ang sisipay. Hindi pa siya iinom ng pusa sa may pagsunuman nila. Kailangan sinisirin ko pa. Pero mainit talaga siya. Pag gabi eh, umabot siya ng 40. At yung times na kagabi. Eh, ang normal temperature ng dog ay... Laban ang normal temperature ng dog? O hanggang 39.2 daw. Ang normal... Ano yung atin? Normal temperature. 39.2. Eh, sa atin yun, di ba mataas na hanggang 37.9. Eh, sa kagabi, umabot talaga ng 40. Kaya matanda yung beses ko ngayon. Ang dog food. Hindi ka nabihin, kanyang kalo? Ang dog food lang ilagay natin yung dog food. Koko? City Pie. Sarap yan, City Pie ko. Ayan, kumain na siya. Kanina talaga. Ay, nung mga nakaraan, ayaw niyang kumain ng dog food lang. Choco Baby. Choco Baby. Kumain na siya. Nag-aalala talaga yung lola kanina kasi biruin mo. Ipapatayo niya daw. Eh, nag-split ba naman? Uy, tinira mo yung mga carrots ah, Mari. Pa! Sarap, Bing. Ayaw mo na yung carrots? Puro carrots kasi sinubo ng nanay sa'yo kanina. No. Ah. Ang ganda.
ganyan. Ganyan ang gawain niya. Gusto niya talaga pag sinusubo. Uy, himala, may kumain ng carrots. Ay! Padaya! Hindi niya rin kinain. Balsacho ko. Kala ko pa man din madadali kita kasi binoil ko kasama ng atay eh. Bakit, Wing? Kain ka na. Tignan niyo, ayaw niya. Pagka isusubo, gusto niya. Ganyan, ganyan ka bisyo ang ating sa tipay. Pero okay lang. Ang mahalaga kumakain siya. Ayaw niya ng karot? Kakainin ni Mikti yan. Favorite niyang karot. Sige. Favorite niya. Tinatapon mo naman na. O, Mikti, oh, ayaw na ng... Ayaw na ng city pie, oh. Ito na, ito. Gusto mo ng carrots, eh. Mahilig sa... carrots, oh. Mabusog ka na din? Ayaw naman pasubo na itong isa. Yun. Kasi yung ininom. Chusy pa yan minsan si Sweet, eh. Sa sobrang kachusihan ni Sweet. Ayaw niyang uminom dun sa napag-inuman na. Gusto niya pagkabagong refill. Tsaka siya iinom. Ayaw niya yung may tira-tirang... Siyempre, pag umiinom sila, may natitirang keme-keme ng mga dog food. Ayaw niya yun. Choosy yan. Ginawa ko sa kanya, kumuha ko ng ice cream, then nilagay ko dito sa may dulo, and then press ko lang yung kanyang lamig. Press ko lang dito sa kanyang dulo. Ngayon, tinempt namin siya. Ito na lang siya, 39.5. Na-reach na natin ang kanyang normal temperature. Guntingan niyo yung mga buhok nila dito para maramdaman ng mismong po. Hindi na daw ginagawa. Dumpty-dumpty. Dumpty-dumpty. Walang ata ko sa video eh. Charot. Si Mikti gumalingan. Siya naman. Kung kailan talaga, kung ano talaga yung ano na natapos si Mikti. Doon din siya nag-start. Ayun o, okay na si Mikti. Mikti! Mikti! Okay ka na naging! Hindi kami ganang nag-alala. Ay, nag-alala pala ako. Nag-alala pala ako palagi. Nag-alala pala. Kay Mikti kasi, mainit siya. Nararamdaman mo dito mainit siya. Pero, kumakain siya ng maayos. Kahit anong ipakain sa kanya, kumakain siya, umiinom din siya, pusa. Pero ito, hindi mo siya makakapang ganyan, pero nakita namin nag-chill siya, temperature namin siya, mainit siya. Dito hindi mararamdaman. Dito lang sa may tenga, tsaka dito, medyo lang. Hindi ganong kainit nung kainit. Pero nung temperature namin, parehas sila ng init. Umaabot ng 40. Eh, ito, maselan sa food, kaya kailangan natutuan namin ng pagkain. Okay naman siya. Nakita niyo naman siyang kumain. Pag may nilalagnat kayong dogs, mga ka-family, kayo lang din ang makakapag-assess kung malakas ba siya, mahina ba siya, kung kailangan na siyang idala ng vet. Kasi different factors din talaga kung bakit nilalagnat ang ating mga alaga. Hindi tayo pwede mag-invento ng kung ano-anong ginagamot. At saka hindi rin tayo basta-basta pwedeng... kung ano yung sinadjust nilang gamot sa'yo, kung sino-sino nakita mo sa post sa online, eh gagayahin mo. Magkakaiba tayo ng situation ng dog. Kaya wag natin i-risk yung buhay nila para lang makatipid tayo. Kung nakikita nyo kailangan na talaga silang idala ng vet, idala nyo na. As much as possible yung kaya pa nila. Ganun. Hindi yung tsaka na lang natin sila itatakbo pagka hindi na nila kaya. Kaya magandang i-assess nyo ng mabuti yung sitwasyon. Kung kumakain ba siya, umiinom ba siya. Ganun, kung over nang nag-chill siya.
nasa sa inyo yung buhay ng mga pets nyo. Kung hahayaan nyo lang silang ganun, wala kayong gagawin. Kung papabayaan nyo lang, ay, ayaw nilang kumain. Hindi na sila kakain, nasa sa inyo yun. Nasa pagtsatsaga nyo din. Sa pagpapakain. Yan, pwede nyo silang boilan ng liver, ng chicken, o kaya chicken mismo, tanggalin nyo lang yung balat. Yung karne nyo lang mismo ang i-boil nyo. Or mga vegetable like carrots, broccoli, ganyan. Ano ba? Kalabasa, ganyan. Hello mga ka-tornili. Tumalim na ang soup natin sa kanyang lagnat. Pero after a week, sinisipin naman siya. Kaya ang gagawin natin ay ipakulo tayo ng tubig. Tapos, ilagyan natin na asin. Hindi niya ito iinumin na. Ihalo natin. Nabibigla siguro si Sweet sa panahon kasi maaraw tapos sobrang lamig. Pa-inhale lang natin. Hawa kayo na to, yung sa face shield. Paanoy nyo lang. Kagabi, nag-steam na siya. Steam ulit niya yun kasi kanina. Yung sipon niya naman. Hindi na siya makainya sa ilong. Siya, big na siyang big na. Gusto niya naman. Kasi siguro gumagaan niya pa kaya ramdam niya. Kaya gusto niya. Hindi kasi makita sa video yung pagbaas ng ano, pag-evaporate ng usap. Usap ba tawag? Basta yun. Hindi ginawaan siya. Kahit gano'n ito ganyan. Gusto. Kaya? Pagpapabango na ata, hindi mo kayo nga sa mga nasawin mo. Ang galing na. Hindi, ano mga patient na ito? Gusto na naman. Nakakaw na na siya. Kahit naka-close na yung buhangan niya, kanina sa buhangan niya, kung ito siya namuhin. Ano? At ako na yung laman ng mga asin-asin niya. Ano? Gatching na ito. Mas na. Meron pa yung nararamdaman ko. Gumawa rin kami ng ganito kagabi. Kaya ganyan. Sakto sa inyo. Na niya yung mouth niya. Kanina talaga. Sa may bibig na siya humina.
Hindi po yun ang sihihay ko pa. Ano ba? Ganito lang gawin niyo sa mga sinisipon niyo yung dogs. So ayun mga ka-permili, sana may mga natutunan kayo. Bye!